Nagsidalawang mga manggagawa mula sa Sorsogon area kasama ng mga leader mula sa Southern Luzon Mission sa idinaos na evangelistic direction setting sa Huban, Sorsogon. Doon ay pinangunahan ng North Philippine Conference Director. Sila ay nagkaroon ng isang hangarin at direksyon sa kanilang paggawa at paglilingkod. Naghahatid ng balitang may pag-asa si Eliza Joy Burse. Maayos at magandang direksyon ang layunin ng pamahalaan ng Southern Luzon Mission sa buong taon ng 2023. Kaya naman sa pangunguna ng NPUC team ay isinagawa ang Evangelistic Direction Setting sa Huban Sports Complex, Huban, Sorsogon noong January 14, 2023. Ito ay dinaluhan ng ilang mga leader sa probinsya ng Sorsogon at lahat ng mga manggagawa ng Southern Luzon Mission. Ang programa ay pinasimulan ni Pastor Jose Orbe Jr. sa isang lektura na nagbibigay tanaw sa buong layunin ng My Church bilang puso ng gawain ng bawat iglesia. Binigyang diin ni Pastor Armando Ogmar sa Divine Worship na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin upang magtagumpay ang gawain ng Panginoon. Sa hapon ay nagkaroon ng pagtatalaga sa mga opisyales ng mga iglesia sa buong probinsya ng Sorsogon. Pinagtibay ng mensahe ni Pastor Franklin Hill ang mga leader upang patuloy na maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng programa, ibinigay naman ni Mrs. Delba de Chavez at Ms. Agnes Ravalo ang mga lektura patungkol sa Principles of Making Disciples at ang Holistic Care Group. Mas naging malinaw ang direksyon ng Ebanghelyo sa buong taong ito dahil sa mga mensahe na kanilang dala. Patuloy na pagpapalakas sa pananampalataya ang ibinahagi ni Pastor Gerardo Cajobe sa kanyang pangunguna sa Commitment Service. Ang buong programa ay nagbunga ng pagkakaisa at pagmamahal sa gawaing ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Eliza Joy Burse nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.